Good morning din. Sek, kaugnay pa rin dito sa ayuda nga na ipamamahagi natin doon sa mga maapektuhan. Ano po ang update po nito? Well, kahapon po ay natapos po yung aming meeting with the Department of Trade and Industry para po sa pagpapine-tune namin, particularly dito sa master list. Kasi ang nais po nating malinawan yung ating mga kababayan, yung ating pong programang ito, itong Sustainable Livelihood Program natin for small rice retailers affected by the imposition of the price control o itong price ceiling natin sa ating bigas, sa well-milled at regular milled rice, ano po, ay pina-fine-tune natin kasi nais nating tumalima sa atas sa atin ng Pangulo na bukod siyempre sa listahan ng DTI kasi alam naman natin yung registration ng ating negosyo ay sa kanila po nang gagaling. Kaya makausap din natin yung mga stakeholders natin, particularly yung mga green groups, ano po, or yung mga industriya, samahan ng mga magbibigas, nang sa ganun may holistic tayo. But then, kasabay po nito ay pine-expedite po natin yung mga implementing rules and regulation para nga po may pamahagi natin yung 15,000 pesos na across the board po na matatanggap nung mga intended po natin na beneficiaries. Sa ngayon po, ang tinitingnan natin ay micro and small ano po na mga rice retailers. Ito lang po ay kinukuha talaga natin yung mas mainam na bracketing nang sa ganun masiguro natin na yung mabibigyan yung mga kababayan po nating magbibigas ano na labis pong maapektuhan o naapektuhan na nitong price ceiling natin. Initially, Sec, may figure or data ho ba tayo kung ilang mga rice retailers ang makakabenepisyo nga makakatanggap nitong 15,000 na ayuda? Well, sa ating pong estimate, kung pagbabasihan din natin yung mga green groups ano po o yung mga magbibigas, may isa po tayong pinagbabasihan na isang grupo, around 65,000 yung kanilang kabuang membro kasama ng small, medium and big rice retailers natin, pero nakikita nating around 30,000 o kung mag-exceed man diyan, kung ibabangga natin 'yan sa datos ng DTI, maaring umabot ng around 50,000 ano. So nagre-range yan from 30,000 to 50,000 po na mga magbibigas yung maaaring maabot ng programa. And with that, with the announcement of Secretary Rex Gatchalian, na sabi niya may 5.5 billion pesos tayo na pondo para doon sa Sustainable Livelihood Program natin. We are very confident ano na this will suffice, ano magiging sapat ito nang sa ganon ay matulungan natin yung ating mga kababayan. Sa ngayon ho ba, o may mga requirements ho ba na ibibigay yung mga retailers bago sila makatanggap nitong 15,000 ayuda? Well, yung when it comes po sa requirements, kasi po ang magiging task po dito ng DSWD, of course with our extensive knowledge dun sa disbursement po ng government funds at pag-respond sa ganitong mga krisis, ano po, kami po yung para magiging paymasters lamang. But then when it comes po sa requirements, ano po, DTI po yung maglalabas po nito. Yung identification po ng list, DTI din po ang in charge. And then ang malinaw din po sa aming naging meeting kahapon, when it comes to grievances, kung meron mang hindi mapasama, na nagnanais mapasama dahil tingin nila sila ay karapat-dapat, ano po, DTI din yung mag-put up, ano, and I believe i-maximize nila yung existing nila na grievance mechanism so that lahat ng mga magbibigas po natin ay mapapakinggan. But then, ang malinaw po dito sa atin, dun sa ating mga mapipili, ano, yung mga requirements, ano, yung DTI registration natin. Kasi alam naman natin kung tayo ay nagninegosyo, so ng pagbibigas, entitled po tayo dito, ano, or we're required, ano po, to have at least DTI registration. Pinag-aaralan lang natin, syempre yung question ng iba, paano yung iba na mga barangay permits lamang yung meron kasi sila nga yung isa doon sa sinasabi nating maliliit na magbibigas. So ito yung kasama sa pina-fine-tune natin and then as soon as ma-master natin or makuha na natin yung master list, ano po, anytime maaari kahit within the week or next week, ano, ay maaari na tayong mag-umpisa ng ating payout kasi ready po yung DSWD, available po yung funds, ano po, dangan na nga lang po, kailangan lang natin ma-finalize yung listahan.
Para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, ASEC, meron ho ba tayong pinagbatayan na dito sa 15,000 na pesos na ayuda sa mga rice retailers? Kumbaga, ito ay sasapat sa kanila na maapektuhan nga nitong rice price cap? Well, yung when it comes to sa formula po, pinagtulungan po ito ng DTI, ng DA, and siyempre, of course, yung DSWD, since sa amin po manggagaling yung funding, sana po. Well, kami po ay sabihin na natin nag-participate at susunod doon sa formula na ginamit po nila. Well, dito po yung average price, kinumpare po natin doon sa nakukonsumo within a week, ano po, at dito po tayo nag-arrive sa ganito pong 15,000 pesos. Well, we understand the criticism or maybe the concern na baka sabihin, saan naman ika makakarating yan o baka maliit para sa kanila. But then, siyempre, ito po ay initial pa lamang naman or ito yung sabihin na natin with the sense of urgency that we're facing right now, dahil may mga kababayan nga tayo na naapektuhan, ano, as we try, as the national government try to make sure that we have available and of course affordable supply ng rice dun sa ating mga consumer, ano, ito ay pagtalima lang din natin dun sa kagustuhan ng ating Pangulo na bukod na sa mga mamimili na may mura na bigas na mabibili, ay hindi rin kinalimutan ng ating Pangulo to make sure na yung maapekto ang nagbebenta ay matutulungan din natin. And then alam naman natin na in the coming months, ano po, ay inaasahan natin maaaring mag-stabilize yung ating presyo ng ating bigas kasi may mga mag-aani. Ano. So maaasahan natin na itong 15,000 pesos ano, ay kahit papaano ay magiging malaking kaalwanan o bahagyang tulong doon sa ating mga kababayan. Sa paglilinaw lamang po, ASEC, sa whole duration ng pagpapatupad nga nitong EO 39 ay isang beses lamang makakatanggap ng ayuda yung mga rice retailers. Well, in respect po, sir, doon sa ating project design, ano po, ay ang nakalagay po dito sa atin across the board na 15,000 at ito po yung one-time, big-time na pagtulong natin doon sa ating mga small retailers na maaaring maapektuhan under the Sustainable Livelihood Program ng inyo pong DSWD. But then, kung ito'y magkakaroon ng second wave, may extend ito, ano, or madadagdagan ito, well, it is up to the executives, ano po, sa mga economic managers natin. And syempre, with the wisdom po ng legislative branch ng ating gobyerno, nang sa ganun ay malaman natin kung madadagdagan pa ito. But then, just like what I've said, based on our project design, across the board, 15,000 pesos. And then one time, big time po ito na Sustainable Livelihood Program for rice, small rice retailers na apektado po ng ating price cap. Sa kasalukuyan, wala pang nakakatanggap dahil marami na nga po ang umaasa dito sa ayuda. At by next week, ASEC, yun na po yung time o target po ninyo na maibigay itong ayuda na ito. Yes, tama po. Well, actually po, kung mapafinalize lang namin yung list, kahit within this week, kaya po natin. But then, siyempre, kailangan din po natin sundin yung ibang tasking ng ating Pangulo to make sure na makausap din yung mga green groups, ano po, or organization ng mga magbibigas to make sure na may proper consultation. And then, baka kasi may ma-left out tayo. Ayaw naman natin na magpapile up yung ating mga grievances, ano, dahil meron nga tayong hindi na-consulta, hindi meron tayong hindi na-consider. But then, we can assure the public naman na or particularly yung mga small rice retailers natin na madali po ito. Well, we're not saying na walk in the park ito, but then compared doon sa mga payouts na ginagawa po ng inyong TSWD sa ibang mga crisis, ano po, ay sa tingin namin manageable yung sitwasyon para sa amin. We just have to fine-tune po talaga yung listahan. Sa ganun, ma-minimize yung mga reklamo and to make sure that those who will receive this Sustainable Livelihood Program or subsidy or assistance from the government, ay yun talaga mga intended na mga affected na small rice retailers po natin.